Magandang gabi po. Sige lang. Yes, magandang gabi po. Sir Mike. Papa. Papa, kamusta kayo? Okay naman, Sir Mike. Po. Sandali, excuse me, Senador, pwedeng lumapit kayo sa telepono, ilapit yung telepono sa... Hello, Senador, kamusta po? Hello? Okay naman, Mr. Mike, okay naman. Okay naman ba yung feedback? Okay lang? Opo, wala feedback. Malayo-layo lang yung mga boses nyo. Ano ba ang mga sa kapakanan po ng mga nakikinig at mga nanonood para makapag-ingat? Ano po mga sintomas ang nararamdaman ninyo bago kayo nagpositibo sa COVID-19? At ang ngayon, sa mga sandaling ito, ano po mga nararamdaman nyo sa ito? Alam mo nangyari, Mike, iba nung last Friday, in-announce ni Senator Gazzella na meron kang isang first person na positive for COVID-19. So, nung Wednesday pa lang ng gabi, nadya, self-quarantine na po ako, nagpa-isolation na po ako dito sa aking bahay. Dito lang ako nanatili sa isang kwarto na hindi na ako lumabas. At nung Friday, nagpa-testing po ako sa RITM. So dumating sila at tinesting nila po ako ng Friday. Kanilang hapon, alas 4 ng hapon, tumawag sa akin si Secretary Duque at sinabi niya, makes the balita, ang resulta ay positive ka. So medyo nalungkot po ako. Pero sinabi ako naman si Secretary Duque, wala naman akong nararamdaman. Kaya natuwa din si Secretary Duque dahil sabi niya, isa po ako sa mga tao na asymptomatic. Ito po yung positive sa COVID-19, pero walang pangkaso, walang sakit, walang po ang nararamdaman. So, medyo traitor nga itong COVID-19 na virus na ito. Buti na lang po, malakas ang resistensya natin so far. Monitoring lang po, sabi ni Secretary Duque sa akin, kailangan na yung temperatura ko po, umaga at hapon ay dinamonitor ko po siya. Tuloy-tuloy ko po yung inaman yung vitamins at yung para sa immune system ko. At pag magkaroon po ako ng medyo mataas na lagnat, dito na lang po tawagan ng hospital for further action. Pero ang mahalaga ito, Mike, is basically, lumabas po ako ng balitang ito, hindi ko na tinago sa taong bayan, para di malaman nila kung gaano kagali mahawakan itong virus na ito. Ingat-ingat po ako, Sir Mike. Ingat-ingat po ako sa Senado. Wala na po ako pinakamayan. For 2 weeks na, halos nag-alcohol ako. Almost every 5 minutes, nag-alcohol po ako. I practice social distancing. And yet, nahawaan pa rin ako. Hindi ko po alam paano. But I'm sure, sa Senado po yan, under my function to the Senator, nakuha. Dahil, ano na naman po ako eh, Senado bahay. Afterwards, uwi po ako sa bahay. Kailangan din mag-ingat po ang ating mga kababayan. Gusto ko lang malaman nila gaano ka delikado ang ating mga kababayan nito at gaano kadaling mahawaan. Senador, sinabihan ba kayo kung magsasagawa ng contact tracing dun sa sino ba kami sa Senado? Tsaka dun sa tauhan ninyo, yung mga nakasalamuhan ninyo. Yes, at higit sa lahat sa inyong pamilya, Senador. Actually, sinabihan ko na lahat sa inyo. Nung Wednesday pa lang, in-isolate ko rin yung pamilya ko, nalilipos ko sila, yung asawa ko at mga anak ko. Wala na po sila dito sa aking, nasa second floor po ako, nandun sila sa first floor. Pero isolated na po ako dito. Ang problema po ay ang aking mga kasamahan sa Senado, of course, ang mga katabao sa Senado. I guess the best way to contact rate is yung Wednesday. Nung last Wednesday kasi, meron po kami Commissioner Appointment Hearing noong umaga at meron din po akong yung open and close of session ng Wednesday afternoon. Meron po mga 4 na senador. May mga senador na po nagpa-testing na at negative naman po sila. Salamat sa Panginoon ay negative naman po sila. Kaya ako na lang po ang nahawaan at wala na iba ang senado nahawaan. Isang tanong na lang, Senador. Kayo ba lumabas ng bansa itong nakaraang ilang linggo o araw? Sino ba? Wala po. Wala po, Sir Mike. Pilipinas lang po ako. As I said, no, I just move between the Senate and the House. Senate sa bahay ko. At wala lang po akong pinuporta na iba. Kaya, ang malaga siguro nito, Sir Mike, lalo sa mga kababayan natin nakikinig ngayon,
kung pwede, huwag na po sila lumabas ng bahay. Dahil ito pag-grabe at mag-awa nito. Pwede sa bahay na lang po lamang sila. At umapin na po sa gobyerno, bigyan po natin ng economic parking ng ating mga manggagawa. Salamat sa lang po. Nagsasalita lang po sa